Hello mga kabayan, si Mr. Tosco to ito ng www.jbsolids.com. Alright mga kabayan, ang ipapakita ko po kayo sa inyo ay ito pong tinatawag natin na mga foreclosed property. Ito po ay nasa makikita natin sa Robinson's Bank. Alam niyo po yung mga Robinson's, mayroon po silang mga bangko, ano po. At meron din silang mga binibenta na mga foreclosed property. At ngayon po, isa sa mga gusto kong ipakita sa inyo na binibenta na property ng Robinson's ay itong mga property na motorcycle. Alam niyo po, nagpa-finance po kasi yung Robinson's at nagpa-finance sila ng mga motorcycle. At may mga motorcycle na naririmata o napoproclose. At itong mga napoproclose ng mga motorcycle ay binibenta nila at binibenta din nila para mabawi din nila yung kanilang na-finance na pera. At ang mga property po nila na ito ay iba't ibang klase, iba't iba din po yung presyo. At may mga properties po kung saan, o yung mga location po kung saan makikita itong mga motorcycles na ito. May mga kulay din po, ano, may mga Kawasaki Barako, Honda Beat, 2010-2019 yung mga model. Merong Kawasaki City 100, merong Kawasaki Fury, Suzuki Hayati, okay, Yamaha Mio Soul, Yamaha Mio Sporty, merong Suzuki Mula, merong Suzuki Thunder, Honda TMX 155, at merong Honda Wave, Yamaha Vega Drum, at merong Honda Wave, Kawasaki Wind, Honda XRM RS 2010-2009, Yamaha YBR. Yung mga presyo po nito ng mga properties na ito ay iba-iba. May mga presyo na nag-range between may mga pinakamahal po yung 73,000, 71,000, 70,000 at mayroon pong mas cheaper at nagkakahalaga po ng 20,000, 21,000 at yan yung pinakamura 21,000 ano? 21,000 sa listahan na ito. Pero may isa pong listahan na nasa website nila at papakita din po natin na nag-range din yung presyo between na may pinakamababa tayo nakita parang 12,000 ano. Okay, so this one ang presyo na pinapakita natin ngayon ay nag-range from 21,000 to 73,000. Yan yung range nito. Mayroong tag 49, mayroon din 51, mayroong 50, mayroong 42,000, 40,000, 31,000, 34,000 at saka merong 42,000, 36,000. Yun yung mga presyo na nag-range. And nakikita po ninyo habang in-scroll natin, makikita naman ninyo yung mga presyo. Ang mga location po ng mga properties na ito kung gusto ninyo makita at makilates ay makikita sa mayroon pong location sa Cubao, mayroon din pong sa Liton, at mayroon din po yan, Cubao at saka Liton yung dalawang property na ito, yung listahan ng property na ito. Andyan po, pinaplash ko yung number at saka contact details ng Robinson kung gusto nyo pong makipag-ugnayan tungkol sa mga properties ng motorcycle na ito at kung gusto ninyong bilhin. Ngayon, another property na ipapakita ko po sa inyo ay ito pong properties na nakikita sa kanilang website. Ano po? Sa website nila, mayroon silang mga property at iba't iba din po yung location nito. Kanina, sinabi natin na yung property ay nasa sa may Liton at saka Cubao. Ito po na iba-iba yung property. Mayroon pong nasa Olonga po. Mayroon pong yung PBC. May lugar po kasi sa iba't ibang lugar sa na kung saan yung PBC ay andun nakalagay yung mga properties na ito na binibenta ng Robinson. Ang PBC po ang meaning po nito ay premier ano sorry. Ang meaning po ng PBC ay Premium Bikes Corporation. Okay? Premium Bikes Corporation, ibig sabihin yan po yung mga pinefinance ng Robinson at ang mga properties
Ang mga properties na binibenta sa lugar na ito ay makikita sa may PBC o Premium Buy Corporation sa may Baez, Dumaguete, Lokban, Tanhay sa I think sa Rizal ito, Alangilan, PBC Apalit, Baez, Baez Negros, ito sa Negros ito. Okay, marami-rami po itong property, may mga Kawasaki, Honda Wave, Yamaha, at meron din po sa PBC Balanga, PBC Baliwag sa may Bulacan po ito. Mayroong mga Yamaha, may mga Honda, ayan. Mayroon sa PBC sa may Bugo sa Cebu, PBC Bungabong, PBC Calamba, PBC Daraga, PBC Dumaguete, at saka PBC Ilagan, PBC Gapan, PBC Haro sa Iloilo, PBC Kabangkalan, Negros Occidental, at nag-range po ulit din ko yung presyo ng mga properties na ito ay nag-range sa 12,000 up to ang nakita natin yung pinakamataas na presyo dito kanina ay nasa 60,000. I'm not so sure kung kagaya ng kaninang pinakita natin na may mas tataas pa hanggang 73,000. But ayan, ito mga properties po na ay mga motorcycle po na binibenta ay meron po sa PBC Puerto Princesa sa may Palawan, PBC Rojas, PBC Sablayan, PBC Premium Bikes Corporation San Jose. Premium Bikes Corporation sa San Jose Mindoro po yan, ha. Premium Bikes Corporation sa may Santa Cruz Zambales, sa may Premium Bikes Corporation o PBC sa may Sibulan, Rizal, Tanhay Rizal, at ayan, babasahin ko na lang po yung mga location kasi ipipakita ko naman po sa inyo yung mga properties o yung mga itong mga motorcycle na binibenta. Mayroon pong mga binibenta sa may warehouse sa may Calamba. Mayroon din po sa may Premium Bikes sa Alangilan, Premium Bikes Dumaguete, Premium Bikes sa may Rojas, San Fernando, SSC Ledesma, SSC Tarlac, sa may warehouse sa Calamba, warehouse ng Robinson's Bank po ito. Mayroon din pong binibenta na property sa may ayan, madami-dami pong property sa may warehouse sa may Calamba. Aabot po ng mga 300 po ang mga properties o mga motorcycle na binibenta. At ang nakita nating pinakamura dito ay mayroon pong 24,000, 22,000, mayroong ayan, mayroon pong 16,700. Baka po may mga sira na ito. Kaya po mas maganda pag kayo po ay bibili ng mga foreclosed property, lalo na itong motorcycle. Dapat po marunong kayong pumilates, ano? Tingnan po ninyo yung mga motorcycles na ito na binibenta. Usually po may nakalagay naman kung ilang miles o ilan yung mga nagamit nila, kung gaano katagal na nagamit, at mga physical na itsura ng property ng motorcycle ay tingnan din po natin. Ayan po, ayan, pang 300 property na po sa warehouse Calamba, mayroon pong mas mura, nakita natin 17,500. Mayroon din pong ayan, 17,000 yung pinakamura, mga 3 property po ito na 17,000. Meron din pong 21,000, mayroong 23,000, ayan, madami-dami po ito, may 27,000, at saka 24,000. Ayan, meron din po sa may Robinson's Warehouse sa may Pampanga, meron pong mga Kawasaki, Suzuki, Honda, Yamaha, KYMCO. Ang pinakamura po nakikita natin dito ay itong mga KYMCO na mga motorcycle, at saka yan, yung mga mura KYMCO. Ayan, warehouse Pampanga po, at saka yun nga mga mention natin na lugar sa may premium bikes na lugar. Ayan, tingnan po ninyo habang ini-scroll ko po. Habang ini-scroll ko po yung mga property na binibenta, ay bigyan ko po kayo ng mga pointers, ano? Kung ano po yung mga tips, kung ano po yung mga magagandang tips kung bibili po kayo ng motorcycle. Kung hindi po kayo marunong sa motorcycle o sa motorsiklo, magdala po kayo ng kakilala o kaibigan na siyang kikilates at titingin ng mga properties na ito. Dahil ito po ay mga narimata, meron po mga bago, meron po mga nahatak, at meron din po mga mas medyo luma na. Kung makikita po natin yung mga properties na mga pinapakita natin, may mga model po siya, no? May mga model na taga 2009, 2010, 2013, okay, 2017. So yun po yung mga model. So tingnan lang po natin. Tingnan din po natin yung mga lights, yung tires, brakes, and anything na
makakatulong sa atin. Yung mga stickers po, tingnan natin, baka tinapalan lang ng stickers, mayroon na pala mga dent, ano po. Check also yung mga documents, lalo na yung mga body number and engine number. Nakalagay naman po usually, pag titingnan po natin yung mga property na binibenta, nakalagay po yung kanyang engine number at saka chassis number. Importante po yun na kailangan hindi po chap-chap, ano, hindi po magkaiba yung binibili natin kaysa sa dokumento. Okay, so yan yun yung ibang mga pointers na gusto lang namin paalala sa inyo. At ito pong mga property na ito ay pwede ninyong mabili ng cash. Mayroon pong 12,000, 20,000, 30,000, 40,000 para po wala na po kayong sakit ng ulo at siguradong-sigurado kayo na sa inyo na po yung mga yung motorsiklo na ito o motorcycle na ito. Ayan, yun yung mga tips mga kabayan. Tingnan nyo lang po habang nagsasalita ako, ini-school ko naman po yung mga properties. At ituloy nyo lang po yung pag-i-school. Aabot po ito ng mga 700 to 800 na mga motorcycle na binibenta ng Robinson's Bank. For more info po, ayan, ipa-flash ko po ulit yung contact details ng Robinson's Bank kung kayo po interesado sa mga motorcycle na ito.